Magandang araw po sa ating lahat. Ito na naman po tayo at meron na naman po tayong nagawang isang obra para po ito sa mga taong nagmamahal. Ngunit, ang nakukuha lamang po ay tira-tira. Hindi po masamang magmahal ng sobra-sobra, pero lagi po nating iisipin na kailangan magtira po tayo ng pagmamahal sa sarili natin. Dahil hindi tayo makapagbigay ng totoong pagmamahal kung sa sarili natin ay hindi natin kaya mahalin. Itong talang ito ay para sa mga taong may pinagdadaanan sa kanilang mga relasyon ngunit nahihirapan o siya na lang ang nag-iisang lumalaban. Kailangan malaman mo o mabigkas mo ang salitang paalam. Bago mo nabigkas ang salitang paalam, naranasan mong maging masaya, masaya sa piling niya. Nalalaman mo pa nga ang mga ngiti niya. Yung mga panahon na sabay kayong nangangarap at nagbitaw ng mga pangako na kahit anong mangyari, kayo pa din. Yung mga araw na pakiramdam mo na kayo lang ang tao sa mundo, yung kahit galit na siya, napapangiti ka pa din. Dahil mahal mo siya, galit man siya o masaya, nasabi mo pa nga sa sarili mo, oo, siya na. Nalala mo pa ba yung sabay kayong naglalakad habang hawak mo ang kamay niya? Nagtatawanan, nag-aasaran, masayang alaala na lang dahil dumating ang araw na napagod mo siya. Na kahit anong pilit mo na suyuin siya, wala na talaga dahil may iba na. May ibang tao na nagpapasaya sa kanya. Mga tanong mo sa sarili mo, saan ba ako nagkulang? Masaya naman kami pero bakit niya ako iniwan? Sa paghahanap mo ng kasagutan ay lalo ka lang nasasaktan. Nadudurog ang puso mo na di mo namamalayan. Bakit kailangan mo maranasan ang sakit? Nasasabi mo na lang na sana di ka na lang niya minahal kung sa huli iiwan ka rin naman niyang luhaan. Masakit pero kailangan mo nang tanggapin na kahit ni kailan, di na siya babalik. Tanggapin mo na lang na di kayo para sa isa't isa. Kahit masakit, kailangan mo nang sabihin ang salitang paalam na. So guys, yun po nagtatapos ang ating tulang ginawa at nilikha para sa mga taong nasasaktan na sa relasyon. Mga kababayan, kung ikaw man ay nahihirapan na sa relasyon, yung dalawa ng iyong minamahal, lagi mong isipin at tanungin sa iyong sarili, karapat-rapat pa bang lumaban at ipagpatuloy ang relasyong binuo niyo ng masaya? Kung nasa oras na kayo ng bigati at alam mong niloloko ka na niya. Dahil ang pagmamahal, mga kaibigan, composition po yan ng dalawa. Kung ikaw na lang po ang nagmamahal na mag-isa, kailangan matuto kang sabihin ang salitang paalam na. Dahil ang taong yan, nakahanap na ang taong mas higit sa'yo at hindi na ikaw ang taong mahal niya dahil may iba ng tao bumubuo sa buhay niya. Kailangan mo na siyang palayain para yung sarili mo ay maging malaya na rin at mamuhay ka at matuto kang at magkakaroon ka ulit ng pagmamahal at makakahanap ka ng iba. Yung taong mamahalin ka. Yung taong hindi mo kailangang pilitin na mahalin ka. Dahil yun ang tunay na pagmamahal. Pagmamahal po ay hindi po sa pilitan. Kusa po yung binibigay na kailangan bigyan mo ng value yung sarili mo. Kung hindi ka na niya mahal at mayroon na siyang nahanap na iba, palayahin mo nang lumaya din ang iyong sarili sa relasyong wala namang kasiguraduhan at talagang tapos na ang story niyo dalawa. Uy, maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Naway, lagi niyo pong suportahan itong channel na to
At kung may mga request po kayo, just PM me and gagawan po natin yan ng tula or any story, and then gagawan po natin siya ng video. With that, maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Muli, ito po ang inyong lingkod, Sherlon Ermitaño Comisario, na patuloy na magbibigay ng inspirasyon sa inyong lahat.